At isang magandang umaga po, mga brother at sister. Muli, andito na naman po tayo sa larangan ng pagtatanim ng halamang gamot. Ako nga po pala muli, si Tata Miling, na kung saan pag-aaralan natin muli ang isang pagtatanim ng halaman gamot at ang kabutihan nito. Alam niyo po ba ang ating itatanim na ito ay medyo mahirap kuhanin? Kasi minsan yung mga iba kinukuha ito sa bundok, kinukuha ito sa may paan ng bundok, pero hindi naman sa taas ng bundok, medyo mababa lang din. Pero sa kapatagan nakikita din to. Okay, tara, ang ating halamang gamot na papakita ay yung makabuhay. Halika po kayo dito. Yan po, isang mapagpala pong muling umaga sa inyo. Ang aking pong ituturo ay yung halamang gamot na makabuhay. Ito po yung makabuhay. Ito po. Ito po siya. Hindi po, kukunin po natin. Ito po siya. Ayan po, ito po yung makabuhay. Kaya po siya tinawag na makabuhay kahit ito po ay putulin mo, ibitin mo lang siya, isabit mo sa puno, ito ay mabubuhay. Pwede din, madali lang po itong patubuin. Kumuha lang po ng kapraso at saka po itanim, ito po ay mabubuhay. Ang mga benepisyo po nito ay yung pong, kung kayo po ay may sumasakit na ugat, limbawa yung tuhod nyo, yung tuhod, yung balakang, yung likod, yung batok, yung mga kasukasuan, kayo po ay mag-init ng langis at saka po ito, ilagay nyo sa loob ng sa bote ng langis. Halimbawa po, yung pong bote, ganyan po kalaki. Pagkatapos po ay ininit nyo po yung langis, ilagay nyo po siya, pumutol po kayo ng kapraso nito. Halimbawa po ito, yan. Yung kapraso po nito, yan. Ganyan lang po kalaki. At ito po ay inyong isama sa langis. Ito po ay mabisa na po na panggamot sa mga rayo-rayuma. Sa arthritis, rheumatism, malaria, fever, gout. Ito po, maganda po ito. Pinanghihilot-hilot po. At ito po ay mabisang panggamot sa mga may sumasakit na napasma yung ugat at saka po yung mga binabalakang. Tapos po, minsan kumikirot yung tuhod, yung lumalagutok ang tuhod, ay punasan nito na may kasamang langis at ito po ay mabisa. Ayan po, ito po yung halamang gamot na makabuhay. Ayan po, nakita nyo po. Tingnan nyo pong mabuti. Pag po nakakita po kayo dyan, humingi po kayo sa inyong nakitahan at ito po ay madali lang pong tungubo, pero po mahirap po siyang hanapin. Sabi ko nga po sa inyo, makikita po ito sa bundok, sa paan ng bundok, sa mga gubat-gubat, pero wala po sa taas ng bundok. Ayan po, madali lang po siyang hanapin. Sige po, isa pong pinagpala pong umaga. Ito po muli si Tata Miling. Marami pong salamat sa nanood ng aking video. Kung kayo po ay nasiyahan, nagustuhan nyo po, paki-like, paki-share, paki-subscribe, paring po ang bell para sa susunod po na video ay updated na po kayo. Maraming salamat po. Isang pinagpala pong umaga sa inyong lahat. Bye-bye!